Yung pag-uusapan nating command ngayon is yung line and circle command. So sa line command, pwede kang pumindot dito sa ribbon na to. Or pwede mo ring i-type dito sa search command, L and enter. So mag-specify ka ng first point ng line mo, anywhere, pindot mo lang. And specify mo naman yung sunod na point. Pindutin mo lang. Pindot. Pwede siyang continuous. And kung gusto mo nang i-stop, enter mo lang. Pwede mo rin ma-specify yung distance ng line mo. Click mo lang yung first point at i-type mo yung distance na gusto mo. At ulit na ito, 5. Type mo ulit. Lagyan natin 10. Yan. Sa line command, pwede mo ring specify yung coordinates ng point mo. So, gagamitin natin tong coordinates na to. So, type lang natin, negative 5, comma 8. Yan. So, sunod naman dito, 5, comma 8. Sunod, 5, comma 2. And sunod, negative 5, comma 2. Panghuli naman is negative 5, comma 8. So, pwede mo rin siyang ma-specify yung point niya gamit yung coordinates. Sa line command, pwede mo rin ma-specify yung angle ng line mo. So, pinutin mo lang yung line command. Specify mo yung first point at i-type mo yung angle na gusto mo. Type mo lang tong less than 30. So, kahit i-move mo yung cursor mo, hindi magbabago yung angle niya. 30 degrees na yung angle niya. So, i-type mo lang yung distance na gusto mo. Enter. So, yan. Yung sunod natin pag-uusapang command is yung circle command. So, circle command, meron kang 6 na pagpipilian. Center radius, center diameter, 2-point, 3-point, tantan radius, and tantan. Yung center radius is mag-specify ka ng center mo, pindot ka lang, and i-type mo yung radius niya. Sa center diameter naman, pares lang siya pero diameter yung i-specify mo. Gawin nating 10. So, alos ka pareho lang sila kasi ito, meron diameter na 10 at radius na 5. Ito naman, may radius na 5 and may diameter na 10. Yung sunod naman ng type ng circle is 2-point. So, literal 2-point kasi yung 2-point lang yung specify mo. So, ito yung first point at ito yung pangalawa na point. Ganun rin sa 3-point. Tatlong point lang siya. Ito yung first point, second point, and third point. Sa tantan radius naman, merong dalawang tangent na line at specify mo yung radius niya. So, pinutin mo tong isang line, itong pangalawang line, at specify mo yung radius niya. Yan. So, itong dalawang line na to is tangent sa circle na to. At meron siyang radius na 5. Sa huli naman is tan, is itong tatlong line, tangent sa circle na gagawin natin. So, first line, second line, third line. So, itong tatlong line na to is tangent sa circle na to. So, yun lang.